Dali-dali kong dinayal ang numero ni Sarah habang tumatakbo papasok sa loob ng ospital. Hindi ko alam kung sinusundan ba ako ni Zachary, pero natatakot ako. "Huy, gaga!" bungad ni Sarah sa akin nang sinagot niya ang tawag ko. "Bakit mo pinatayan ng tawag ang anak mo? Iyak nang iyak si Zilor." Bigla akong nag-guilty. Hindi ko naman iyon sinasadya. Masyado lang akong natakot. Narinig ko rin ang iyak ng anak ko sa kabilang linya, kaya mas lalo lang akong nag-guilty. Hingal na hingal ako habang tumatakbo patungong ikalawang palapag, gamit lang ang hagdan. Huminto ako saglit dahil sa pagod at nilingon ko ang likuran ko kung may sumusunod ba sa akin o wala. "Sorry," hinihingal ko na sambit. "Nakita ko si Zachary." Narinig ko ang kanyang pagsinghap. "Nasaan ka ba? Tumatakbo ka ba?" Nag-aalala niyang tanong sa akin. Naisandal ko ang kamay ko sa pader at humugot ng malalim na hininga. Papunta na ako riyan. "Wala kami sa kwarto, Zel. Nasa kantin kami." Aniya na siyang ikinatigil ko. Nang nilingon ko ang likuran ko, ay halos mahulog ang phone ko nang nakita ko si Zachary. Nanlaki ang mata ko at bumilis ang tibok ng puso ko. Agad-agad kong ibinaba ang tawag at nailagay ko sa dibdib ang phone dahil sa kaba at takot. "Zach?" Nanginig ang boses ko. Salubong ang kanyang kilay habang ang kanyang mata ay madilim. "Why are you running?" "Ay, may dapat ba akong malaman, Zel?" tanong niya at humakbang patungo sa akin. Napaatras ako sa sobrang taranta. Namumutla na ako sa sobrang kaba at takot. Hindi ko inaasahan ang araw na ito. Bumaba ang tingin niya sa dala ko. "Sino ang bibigyan mo ng gamot? Bakit ka tumakbo, Zel? Nagtatanong lang naman ako." Hindi ako makasagot at nag-iwas ng tingin. Aamin na ba ako? Wala na ba talaga akong takas? Akmang lalapit pa sana siya sa akin nang may biglang kumalabit sa akin. Pareho kaming natigilan ni Zachary at sabay na nilingon ang bata. Humuso siya at tinuro ang gamot na dala ko. "Ate, yung gamot ko po, ang tagal niyo raw po." Umawang ang labi ko. Ha? Napakamot ang bata sa kanyang ulo. "Yung pinautos po ni mama sa'yo, kailangan na po ng kapatid ko." Hindi ko siya maintindihan, pero ibinigay ko na lang sa kanya ang dala ko. Hindi ko alam kung bakit, pero yun na lang yata ang paraan para mailigtas ko ang sarili ko kay Zachary. Sorry, natagalan. Nauutal kong sabi at napakurap-kurap. Tumakbo na ang batang babae palayo sa akin. Siguro bibili na lang ako ng bagong gamot para kay Zilor. Akmang magpapatuloy na sana ako sa paglalakad nang hinarangan ako ni Zachary. "Zel, ano pa ba?" Inis na tanong ko. "Kung ano ang gusto mong kumpirmahin, ewan ko na lang sa'yo. Narito ako kasi may tinutulungan ako. Paano mo maipapaliwanag ang narinig ko kanina? I heard a baby boy calling you mama." Tinaasan niya ako ng kilay at pilit hinuhuli ang tingin ko. "Zach!" Nagtaas ako ng boses. "Ikaw na mismo nagsabi na lalayo ka muna sa akin. Sinabi ko rin na ayaw na kitang makita. Ano bang gusto mong malaman, ha?" Hindi siya nagsalita nang nakita ko na kinagat niya ang kanyang pang-ibabang labi. Kumirot ang puso ko nang makita ko ang umaasa niyang mata. "Aalis na ako." Humakbang ako pababa ng hagdan. Wala naman pala sina Sarah at Zilor. Kaya tingin ko ay mamaya ko na lang sila pupuntahan kapag wala na si Zachary. Natigil ako sa paghakbang nang magsalita siya. "May gusto lang akong kumpirmahin, pero mukhang hindi pala totoo ang hinala ko." Nanghina ang tuhod ko sa narinig.
Hindi ko na siya nilingon at iniwan siyang mag-isa na nakatayo sa may hagdanan. Dalawang araw lang na natili si Zelor sa ospital at ngayon ang labas niya. Mabuti at maayos na ang pakiramdam ng anak ko. Hindi ko na kailangang mag-alala pa sa kanya. Nakaramdam din ako ng gaan sa dibdib nang hindi ko na nakita ang presensya ni Zachary. Mabuti at nakita ko ang batang babaeng yun. Inutusan ko na kunin ang gamot sa'yo. Marunong palang umakting eh. Natawa ako sa kanyang sinabi. Inayos ko na ang damit ng anak ko at inilagay na sa bag. Nagrenta pala kami ng isang jeep para kami lang ang sasakay pa uwi. Ang hirap kasing makisiksikan sa mga bus o hindi kaya sa tricycle, lalo na't kakaayos pa lang ng anak ko. Grabe! Masyado yatang pang teleserye ang istorya niyo, Hazel. Hinahabol ka niya at tinatanong gamit ang kanyang malalim na mata. Na-imagine ko agad kung gaano kahat si Zachary. At tumili si Sarah pagkatapos. Napailing na lang ako at kinuha na ang anak ko na naglalaro ng laruan. Ngumiti ako sa kanya at hinalikan ang kanyang pisngi. Uuwi na tayo anak. Maraming laruan ang ibibigay si Sarah sa'yo. Pumalakpak lang siya at inangat ang laruan. Mama! Toy! Napailing na lang ako at kinuha na ang anak ko na naglalaro ng laruan. Ngumiti ako sa kanya at hinalikan ang kanyang pisngi. Uuwi na tayo anak. Maraming laruan ang ibibigay si Sarah sa'yo. Pumalakpak lang siya at inangat ang laruan. Mama! Toy! Napabuntong hininga na lamang ako at pinagmasdan saglit ang anak. Hindi pa maibigkas ng anak ko ang letrang S sa dahilang bata pa siya. Ganoon naman talaga ang lahat siguro. Napangiti na lamang ako at tinawag na si Diana. Nasa labas na kami ng ospital. Nakaupo kami sa bench habang nasa kandungan ni Sarah si Zelor. Ako ay hinihintay ang pagdating ng narerenta na jeep at sakay doon si Diana. Napahikab ako. Wala kasi akong maayos na tulog, kaya halos minuminuto akong humihikap. Matulog ka muna, Zel. Ako na bahala sa anak mo. Gigisingin na lang kita kapag dumating na si Diana. Tumango ako at pumikit. Masyado siguro akong napagod dahil kaliwat kanan ang ginagawa kong trabaho. Pero worth it naman ang lahat ng pagod ko. Dahil nabigyan ko ng magandang buhay ang anak ko. Hindi ako nagkulang sa kanya bilang ina niya. Hindi ko maiwasan ang maalala si Mama. Hindi ko alam kung ano ang masasabi ko sa kanya. Pero hindi ko talaga ramdam ang pagmamahal niya sa akin. Bata pa lang ako, ayaw na niya sa akin. Pero kahit ganun, mahal na mahal ko pa rin siya. Na kahit ang galit niya ay tinitiis ko. Isa sa mga pangarap ko ay ang mayakap siya at makausap ng masinsinan. Gusto kong maranasan ang mga naranasan ng iba. Sumikip ang dibdib ko dahil alam ko na hindi na iyon mangyayari. 25 years na akong nabuhay sa mundong ito at bilib na bilib ako sa galit niya sa akin. Gusto ko tuloy itanong sa kanya na kahit minsan man lang ba, ay gusto niya akong mayakap? Naramdaman ko ang pagtulo ng luha ko sa mata ko habang nakapikit. Uy, nandyan na si Diana. Kinalabit ako ni Sarah. Nagmulat ako at agad pinahiran ang luha ko sa aking mata. Kinuha ko si Zelor mula sa kanya at nilagyan ng sombrero ang anak ko. Matamlay akong tumayo at nagtungo sa gilid ng kalsada. Akmang tatawid na sana ako, ngunit napatili at napayakap sa anak ko nang may biglang sumulpot na kotse at huminto mismo sa harapan ko. Bumilis ang tibok ng puso ko nang makilala ko ang kotse. Agad kong nilingon si Sarah at nakita ko na may kausap siya sa kanyang phone
kaya hindi niya kami napansin. Nawala ng kulay ang labi ko nang makita ko ang galit na si Zachary. Namilog ang mata ko nang bumaba siya sa kanyang kotse. Zach? Padabog niyang sinarado ang pinto ng kotse niya at humakbang palapit sa akin. Bumaba ang kanyang tingin sa anak ko na mahigpit na ang kapit sa akin. Umigting ang panga niya at hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Zach, tinuro niya ang kotse niya. Pumasok ka sa kotse. Umiling ako at napaatras. Kita ko na mas lalong sumalubong ang kilay niya at mas biglang nagliyab ang kanyang mata. Havana! Sigaw niya na nagpagulat sa akin. Ano? Tatakbuhan mo ba ulit ako? Hindi ka na makakatakas pa, Hazel. You can't hide my child forever. Hindi ka na makakatakas pa, Hazel. Tuluyan ang tumulo ang luha sa aking mata. Alam na niya na anak niya si Zilor. Alam na niya at hindi ko alam kung ano ang magagawa ko roon. He already knows. At hindi ko alam kung ano ang mangyayari. Umiyak ako. Hindi ko alam na alam na ni Zachary. Wala pa sa plano ko at wala sa tamang panahon at lugar ang lahat. Kumirot ang puso ko at gusto ko na lang na tumakas. Kaso, paano ko ito matatakasan? Hey! Narinig ko na may tumawag sa akin. Sobrang natakot ako. Alam na ni Zachary na may anak kami. Hey! Nagulat ako nang may umugyog sa akin. Napasinghap ako at nagmulat ng mata. Nanlabo ang aking mata at hindi ko makita ng klaro kung sino ang nasa harapan ko, kaya kinakailangan ko pang kumurap-kurap. Umawang ang labi ko nang nakita ko si Sarah na nag-aalalang nakatingin sa akin. Sa sobrang taranta ko, ay agad kong hinanap si Zilor. Nasaan si Zilor? Kinuha ba siya ni Zach? Sarah! Hinawakan ko ang kamay niya. Nasaan si Zilor? Nagsimula nang tumulo ang luha sa aking mata. Nagpalingalinga ako. Zel, okay ka lang? Nag-alalang tanong ni Sarah at hinawakan ang kamay ko na nanginginig. Nanaginip ka ba? Doon ako natigilan. Agad akong nag-angat ng tingin sa kanya at napasinghap. Panaginip? Nagtataka kong tanong. Tumango si Sarah at pinalo ng mahina ang balikat ko. Oo. Umupo siya pabalik sa tabi ko. Medyo nag-aalala na ako sa'yo. Para kang umiyak sa panaginip mo. Ano ba yan? So, hindi pala totoo. Panaginip lang pala na nalaman ni Zachary. Hindi ko alam kung makakahinga na ba ako ng maluwag o hindi. Baka ang panaginip na yun ay may ibang kahulugan na o hindi kaya ay hint. Nang nakita ko na wala sa paligid si Zilor, ay binalingan ko si Sarah. Nasaan ang anak ko? Umirap siya sa akin. Kasama ni Diana. Ano ba kasi ang panaginip mo? Nakatulog ka talaga? Gulat niyang tanong at umayos ng upo. Masyado yatang natagalan ang driver ng jeep, pero mabuti at nandyan na. Akala ko... Tumulo ang luha sa mata ko nang na-realize ko na panaginip lang talaga ang lahat. Napangiti ako nang nakita ko sina Diana at Zilor mula sa malayo. Kumunot ang noo ni Sarah. Akala mo ano? Sinapo ko ang mukha ko. Akala ko nalaman na ni Zachary na may anak kami. Nanginginig kong sabi at tahimik na umiyak. Bumuntong hininga siya at tinapik ang likuran ko. Huwag mo masyado isipin ang ganun, Hazel. Be positive. Tumango ako. Hindi ko na lang siguro iisipin ang panaginip ko. Nakakapanindig balahibo. Siguro simula nang makita ko si Zachary na sinusundan ako, ay doon nagsimula ang pagiging ganito ko. Tumayo si Sarah at kinuha na ang bag.
Tara na, naghihintay na si Manong Elmo, driver ng jeep. Tumango ako at tumayo na. Sana hindi na ako balikan ng panaginip na iyon. Nakakatakot. Nang nakauwi kami, nilinisan namin ang buong kwarto. Ayokong magkasakit pa si Zilor, kaya nilinisan ko ang kwarto namin at iwas na rin sa mga sakit. Nasa may carpeted floor si Zilor, katabi si Diana na gumagawa ng assignment. Hindi ko na sana papansinin nang napansin ko na may bagong laruan na hawak si Zilor. Kumunot ang noo ko. Diana, may bagong laruan si Zilor? Nagtatakang tanong ko at lumapit. Ha? Agad nilingon ni Diana si Zilor. Noong una ay nagtataka pa siya sa tanong ko, pero nang nakita niya ang laruan na tinutukoy ko, ay ngumiti siya at bumaling sa akin. Ah, oo, bago yan. Bigay ng isang pogi na lalaki sa ospital. Lalaki? Bigla akong kinabahan. Bakit may lalaking nagbigay ng laruan kay Zilor? Tumango siya at tumingala. Nagtataka nga ako nung lumapit siya sa amin. Pero gwapo talaga siya, Ate Hazel. Sa hitsura at pananamit, mukha siyang mayaman at may lahi. Parang yung imported ba? Paglalarawan niya at saka tiningnan ako. Mukha siyang artista, Ate. Makulot buhok niya, medyo moreno at matangkad. Habang sinasabi iyon ni Diana, biglang lumitaw sa isip ko si Zachary. Matangkad, kulot na buhok at medyo moreno. Bumilis ang tibok ng puso ko at binalingan si Zilor na masaya sa bagong laruan. Baka naman isang mabait na lalaki lang. Hindi si Zachary. Natulala ako saglit. Ate, ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong ni Diana at tumigil sa kanyang ginagawa. Namumutla ka. Hinaplos ko ang labi ko at napailing sa kanya. Ano na namang pagmumukha yan, Hazel? Naiiling na tanong ni Sarah at lumapit sa amin. Nilingon niya si Diana at mahinang pinalo ang balikat. Huwag mo na ngang pakabahin si Hazel, Diana. Mag-aral ka na lang dyan. Umupo si Sarah sa carpeted floor, dala ang isang baso. Napalunok ako. Binalingan ako ni Sarah at bumuntong hininga. Huwag kang mag-alala, Hazel. Medyo kilala ko na yang si Zachary. Kung talagang siya ang lumapit sa anak mo at nagbigay ng laruan, baka kinumpronta ka na. Aniya. Pero wala naman. Hindi ka naman kinulit. Hindi ka naman sinugod o tinawagan. Baka random stranger lang yun. Alam mo naman ang ospital, hindi ba? Kinaumagahan, tinawagan ko ang numero ni Sir Ethan. Ilang beses pa akong tumawag bago niya sinagot. Hey, good morning! Bungad niya sa akin. May narinig ako na kaunting kaluskos mula sa kabilang linya. Narinig ko ang mga yapak niya. Siguro ay lumapit siya sa mas tahimik na lugar para marinig niya ako. Hello po, magandang umaga. Pagbati ko pabalik. Binilang ko ulit ang mga box at sinisiguro na 20 boxes na ito para ready na siyang maibigay. Hello, you called because... Bumuntong hininga ako at tumupo sa upuan sa kusina. Tumawag ako kasi pwede mo na pong kunin ang cupcakes na in-order niyo. Oh shit! Narinig kong mura niya sa kabilang linya. I'm sorry, I almost forgot about that. Napakagat na lang ako sa aking labi. Kukunin ko na ba ngayon? Tanong niya sa akin. Pwede naman po kung kailan niyo po gusto basta huwag lang matagal. Pwede niyo po ipakuha sa mga tauhan niyo. No. Pagtanggi niya agad. Pupunta ako dyan. Wait for me. Tumango ako at binaba na ang tawag. Tinulungan ako ni Sarah na buhatin ang mga box patungo sa labas ng apartment. Nakita ko rin si Ate Lira na naglilinis at natigil nang nakita kaming may dala. Akala ko ay magtatagal pa ang paghihintay namin kay Sir Ethan, pero nasa labas na pala siya.
Nang nakita niya na nahihirapan kami, ay agad niya kaming tinulungan at sinabihan na ilagay sa back seat ang mga bags at ang iba naman ay sa front seat. Napansin ko na hindi siya nakasuot ng pantrabaho na damit, kaya siguro nasa bahay pa lang siya nung tinawagan ko siya. Inilahad ko ang resibo sa kanya nang matapos naming mailagay ang mga cupcakes sa kotse niya. Ayan na pala ang babayaran mo. Tumango siya at tinanggap ang resibo. Alright. Bumaling siya kay Sarah na nasa gate na habang nakamasid sa amin. Hey, invite her at the party. Nakita ko ang pag-irap ni Sarah at napahalukip-kip. Sir, pwede mo namang sabihin mismo sa kanya. Kinindatan ako ni Sarah na ikinangiwi ko. Nasa harapan na ang grasya. Tumawa lang si Sir Ethan at binayaran na ang cupcakes. Sinulyapan niya ang kanyang rido bago tumingin sa akin. Pupunta ka ba sa kumpanya namin? My mom want to see you again. I told her about your business. Umawang ang labi ko at gulat na nagangat ng tingin sa kanya. And she wants to taste your cupcakes. So I hope you will come in our party this coming Friday. Umaasa niyang sambit. Napayuko ako. Pag-iisipan ko po. Hindi ko rin kasi alam dahil baka maging busy din ako sa araw na yun. Bumuntong hininga siya at tumatras. Nang magangat muli ako ng tingin, ay nakangiti na siya sa akin habang kinakaway ang kanyang kamay. Binalingan niya pa si Sarah na halos maipit na sa gate. Convince her! Pinagpasdan ko na lang ang pagpasok niya sa kanyang kotse hanggang sa makaalis. Agad-agad akong nilapitan ni Sarah at kinurot ang tagiliran ko. Convince raw kita! Kinikilig na sambit ni Sarah. Taray, may magiging babysitter ulit. Bumalik na kami sa loob ng apartment na may ngiti sa labi. Mukhang makakabili na naman ako ng ibang gamit at mga damit ni Zilor. Kailangan ko rin mag-ipon para makapagbigay ulit ng pera kay mama. Napabuntong hininga ako at nilapitan ang anak ko na umiinom ng gatas. Humiga ako sa kama at tumabi sa anak ko. Zilor, pinisil ko ang pisngi niya at napatingin muli sa pera. May naipundar na rin naman ako sa negosyo ko. Gusto kong magtayo ng shop para sa negosyo ko, pero alam ko na malaki ang magiging gastusin, kaya pinag-iipunan ko. Gusto ko rin gumawa ng bagong dessert bukod sa cupcakes lang. Pero dahil alam ko na wala pa akong sapat na pera, cupcakes muna ang mai-offer ko. Inilapag ko sa ibabaw ng drawer ang pera nang biglang tumunog ang cellphone ko. Kumunot ang noo ko at sinilip kung sino ang nag-text. Pero para akong binuhusa ng malamig na tubig nang makita ko kung sino ang nag-text at ang ano ang laman ng mensahe niya. Zachary, he looks exactly like me, Zel. You're hurting me. Tinago mo ang anak ko. Alam ko na marami akong nagawang mali sa'yo at sa relasyon natin. Siguro deserve ko ang sakit na dinanas ko ngayon. Pero huwag namang ganito. Napasinghap ako at nasapok ko ang bibig. Nanginig ang kamay ko at nabitiwan ang phone sa gulat at takot. Agad kong pinulot ang phone ko nang tumunog muli ito. Zachary, naiintindihan ko kung bakit mo ito ginawa. Pero sana huwag mo namang patagalin ang pagtatago mo sa kanya, Zel. Gusto ko siyang makilala. Tuluyan ang tumulo ang luha sa aking mata. Kinagat ko ang ibabang labi para hindi marinig ng anak ko ang aking pag-iyak. Halo-halo ang nararamdaman ko ngayon. Sinubukan kong tapikin ang sarili ko. Nagbabaka sakali na panaginip lang ang lahat, pero hindi. Ito ang realidad at alam ko na hindi ko na ito matatakasan pa.
Thank you.